15 ng Pebrero, Sabado, ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Maraming tao ang sumama kay Jesus at wala silang makain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Labis akong naaawa sa mga taong ito. Pangatlong araw ko na silang kasama at wala nang makain. At kung paalisin ko silang gutom, baka mahilo sila sa daan. Galing pa sa malayo ang ilan sa kanila." Sumagot ang kanyang mga alagad, "At paano naman makakakuha ng tinapay para pakainin sila sa ilang na ito?" Tinanong sila ni Jesus, "Ilan bang tinapay meron kayo?" Sumagot sila, "7. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao. Kinuha ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad para ihain. At inihain nila ang mga ito sa mga tao. Meron din silang isang isda. Binasbasan ito ni Jesus at iniutos na ihain din ang mga ito. Kumain sila at nabusog at inipon ang mga natirang pira-piraso. 7 bayong. 4,000 ang naroon at saka sila pinauwi ni Jesus. Agad siyang sumakay sa bangka kasama ang kanyang mga alagad at pumunta sa lupain ng Dalmanuta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, labis akong naaawa sa mga taong ito. Maraming pagkakahawig ang unang pagpaparami sa tinapay at isda sa ikalawang pagpaparami na ipinahahayag sa Ebanghelyo para sa araw na ito. Sinasabing ang kwento ng ikalawang pagpaparami sa mga tinapay ay isang paglalarawan para sa mga hintil. Tumutulong sa ganitong pananaw ang lahat ng mga detalye ng himalang ito. Ang 4 ay nagpapahiwatig ng 4 na sulok ng mundo. Ang 7 ay itinuturing na isang ganap na bilang na nagtitipon sa lahat ng bansa. Ang salitang ginamit para sa basket sa ikalawang kwento ay ang Gregong spiris, na iba sa salitang ginamit naman sa unang kwento na Gregong kopinos, ang karaniwang basket na ginagamit ng mga Hudyo. Ang mga taong kasama ni Jesus sa loob ng 3 araw ay nagpapahiwatig sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Pagkaraan ng 3 araw, katulad ng ginawa ni Jesus sa ilang, pakakanin niya ng tinapay ang maraming tao. Bagamat ang tinapay ng muling pagkabuhay, ang sarili ni Jesus ay labis ang kahigitan sa karaniwang tinapay sa ilang. Pagsasagawa, pinakakain naman tayo ni Jesus ngayon ng tinapay ng muling pagkabuhay, ang kanyang sarili sa Eucharistia.